fifth harvest natin mga farmers. Ayan yung cucumber natin. Pang limang pitas. Hindi kasamang talong ngayon. Sabay yung talong. Ayan yung ating harvest ngayon pang fifth. Good morning mga ka-farmers. Harvest tayo ng pipino ngayon. Bali no isang araw nakapag-abono tayo dito, hindi natin naipakita, no? Marami nating ginagawa. Namitas kasi tayo ng talong. Hindi na tayo nakapag-video. No? Itas tayo ngayon. Panglima. Ganyan na itsura. Hindi tayo nakajakpat sa bunga. Okay lang naman yung presyo. Ayan, nakapitas na tayo kanina pa, no? Nandito na yun. Mamimigay lang tayo ng tips. Kasi yung talbos natin ay iba. Siyempre, pang limang harvest na medyo humina na yung mga talbos natin. Ayan, medyo mabagal yung pag-arangkada, no? Dahil ginamit natin ay puro triple 14 itong malaraang abono. Next pakain natin ay bukas makalawa. No? Tips lang natin dun sa ating mga nag-aalaga ng pipino, mga kasabayan natin, mga followers natin sa pagpipino. Yung kumukuha ng mga guide dito sa atin. Si ang talbos ay iba na. Medyo humina na yung pag-arangkada ng talbos. Next pakain natin ay magdagdag tayo ng urea. No, iba na yung papakain natin, tips natin, yung obserbahan natin yung ating pipino kapag medyo humihina na yung pag-arangkada ng talbos. Mag-add ng urea, no? Para tuloy-tuloy yung kanyang pag-arangkada. Minsan kasi nahihinto na yung nahihinto. Humihinto yung pagtalbos, ano? Kasi yung focus kasi ni pipino ay dun sa bunga. Ayan, medyo minto yung talbos natin. Tapos hindi rin tayo angkop sa panahon, ano? Ayan yung mga pipirasin natin ngayon. No, bigay natin yung tips kung paano natin mapatuloy ng maayos. Medyo na humihina yung talbos. Next pakain natin ay magdagdag ng urea. Kasi dahil ng bunga na maliliit. Kaya ang nangyayari, naubusan ng lakas yung talbos. Ay, nako. Tapos yung pag-spray ay hindi na rin tayo nakapag-spray dito, ano? Hindi natin ma-timing yung magandang spray. Kaya makita natin yung dahon ay medyo sira. Kakasira na yung dahon. Kasi nga, kinakain to ng hilaw. Mahirap yung spray ng spray, ano? Tapos medyo patapos naman na iamihan. Yun kasi yung dahilan kung bakit hindi umangkada ng maayos yung ating pipino. Yung malamig na panahon. Malamig tapos mainit. No? Tips natin, next pakain natin, dagdag tayo ng urea. Obserbahan natin yung pipino natin kapag yung talbos ay medyo hindi na gaanong maarangkada. Ayan o. Diyan kasi lalabas yung mga bagong bunga guys. Lalo yung mga sanga. Ayan, medyo humina yung talbos natin para pampabulas uli, umarangkada uli yung mga sanga o yung mga talbos. Mag-add tayo ng urea, nitrogen, para bumulas siya uli, maging green uli yung dahon kasi mag-yellow yan, lalo na kung sagsagan na yung pitas. Madami na yung bungang ganyan. Tapos hindi ka nakapag-spray. Mahirap na yung spray routine. Yan yung mga halos lahat kasi ng nutrients ay napupunta sa bunga. Kaya yung mga talbos natin ay humihina, nauubusan ng lakas. Para tuloy-tuloy yung ani, kailangan nating maparangkada uli yung mga talbos. Magdagdag ng urea. Ay, pakita natin sa next. Sana ipakita natin yung pag
abono dito sa susunod. No? Obserbahan natin yung ating mga cucumber. Yan. Siyempre mag-yellow yung ibaba. Kailangan yung talbos may maparangkada natin na maayos. Kasi ang daming bunga, guys. Daming maliliit. Kaya yung talbos ay hindi makaarangkada. Ang dami niyang nutrients na kailangan, ano? Pampa booster kasi si nitrogen, urea. No? Dagdag tayo ng urea. Next, pakain natin sa ating cucumber. Yan ang itsura. Medyo malapit na tayong makatapos mag-harvest kasi kanina pa tayo dito. Siyempre, yung insekto hindi na maiwasan kasi nga yung pag-spray ay hindi na ganun. Kadalas, may mga bunga na tayong inaalagaan. No? Tips natin, pagka yung talbos ay humihina na, magdagdag na ng urea. Lalo na kung pang limang harvest, pang anim na, pang apat. Obserbahan nyo ang mga talbos, ano? Pero may mga maganda pa naman yung talbos. Pero hihina na rin yan kasi nga yung bunga ay medyo madami na. Yan yung update natin ngayon. Namimitas tayo pang 5 harvest dito sa ating cucumber. Next, pakain natin na iba na. Dagdag na tayo ng urea, ano? Para umarangkada uli o mag-green uli yung mga talbos. Siguro mga isang lata ng urea, isang lata ng 3x14 ay okay na, no? Yan, baka mamaya natin ipakita yung idugtong ko na lang sa dulo yung pitas kung ilang kilo, no? Thank you.